Good morning po. Ako nga pala po si Kalbong Networker. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 48-hour rule. So pag-usapan po natin ang 48-hour rule. Ayan. Okay? So, sabi nga, di ba? Rule. So, sabihin, batas. So, kailangan sundin. Ano ba yan? Para saan ba talaga yung 48-hour rule na yan? Ganito po yan, no? Yung 48-hour rule, yan po yung pinagbabasihan natin o pinagbabatayan natin kung kailan dapat natin i-follow up ang isang prospect na napresentahan na. Okay? Kaya nga 48 hours, ibig sabihin within 2 days. Kasi nga, bakit po? Kalita po sa atin, ang ating excitement level po sa kahit anong bagay, sa mga bagay na naipakita sa'yo, na-present sa'yo, na-demo sa'yo, napatikim, kung ano pa man, naglalast usually ang excitement ng tao within 2 days. So, sa dalawang araw lang yan, very crucial po yan. Kaya nga, ito nga punto. Pag ikaw nag-present, meron ka na-invite, na-presentahan, dapat the following day, as much as possible, 24 hours pa lang, ma-follow up mo na siya. Makakumusta mo na agad. Makakausap mo agad. Kasi bakit? Chances are, yung 48 hours na yan, even ngayon 24 hours nga lang nga eh, pag-uwi pa lang ng bahay na yan, nagkukwento na yan eh. Diba tayo nagpe-present, sabihin natin, oo ka muna magkukwento ha, be ready for discouragements. Baka sabihin ng nanay mo, tatay mo, kung sino pa man yan, sabihin ako, huwag kang makinig sa kalbo na yan. Hindi totoo yan. Walang mangyayari sa iyo. Mga discouragement, diba? Sabihin, huwag ka nang sumali dyan, sayang, ang lahang mahal-mahal. Now, ang point lang, paano ba naman? Nagkwento siya kung kani-kanino mga tao na siya mismo, hindi naman siya trained mag-present. Eh, yung presentation niya, wala rin kwenta. Kasi, hindi naman siya member eh. Napresentahan lang siya kung ano naiintindihan niya, yun ay kukwento niya. Ang masaklap niya, magtatanong pa yan. Ano kaya, tatay, nay, pinsan, ate, kuya, kung sino man, friend, di ba? Boyfriend, girlfriend, maganda kaya yung na-attendan ko? Nakatawa lang kasi simple logic lang. Hindi naman sila naka-attend eh. Ang naka-attend, yung mismong prospect mo. Diba, magtatanong ko siya sa ibang tao na wala namang kinalaman doon sa company, wala kinalaman doon sa product, wala kinalaman doon sa presentation. So, mataas yung chance, depende kung anong pagkakaalam ng iba, narinig-rinig kung kani-kanino, chismis, na ay, naku, laya, diba? Sa kaya natin discourage yung tao. Now, anong punto? Within 48 hours, dyan ka dapat makapasok. Dapat nga, before pa lang, na-form mo na. Diba? Again, na-form na naman, nakuha mo na naman information, diba? May training po tayo dyan regarding sa form. Check na lang po sa link sa baba, ano? Ngayon, na-form mo na, like, anong pamilya niya? Kasi minsan may mga prospect ako. Before ko presenta, nagkukwento sa akin, ako yung nanay ko, nagganyan dati pala, yung pala yung in-offer mo, nagganyan na siya, nag-networking niya, wala nangyari. Yung pinsan ko, ganyan. Ay, yung pala yun, parang ganyan yung sa pinsan ko, ganyan din ang ginagawa eh. Diba? Wala rin nangyari. So, may chances na yung mga paligid sa kanya, puro mga negative na. Diba? So, presentahan mo ngayon, syempre positive siya. Pero pag uwi ng bahay, diba? May pagkakataon, baka makwento niya na kung ano-ano. So again, babalik ako, dyan ka papasok, within 24 hours pa, kumusta mo? Kumusta na? Diba? Napag-isipan mo na ba? Anong lagay? Anong balitan pagka-uwi mo? Diba? Ang punto dyan, at least ma-assess mo ano nangyari. So ma-feed mo ulit siya ng tamang information. Kasi baka sabi niya, kasi sabi ng pinsan ko, sabi ng kapatid ko, ganito daw, ganyan eh. Ah, okay, normal yan. O, sa mga handling objection, papapaliwanag mo sa kanya, ah, ganito kasi yan. Hindi ko sila naunawaan na gano'n, pero ang totoo ganyan, ganyan. So at least, maging clear sa utak niya. Kasi in the first place, tayo naman yung mas nakakaalam about the business eh. Tayo mas nakakaalam about the company, the products, the system. Anong malay ng mga taga? Labas na hindi naman nag-network. Ayun din yung punto ko, minsan nga nakakatawa eh. Yung mga iba nag-network, pero hindi discouraged siya. Bakit? Kasi ayaw mapunta sa'yo. Ayaw mapunta sa akin. Kasi bakit? May company rin yung pinsan mo eh. Kung sa pinsan mo, sa kanya sumali. Kung pinsan niya, sa kanya siya sumali. Ako yung punto ko, so hindi discouraged siya, huwag ka na dyan. Ito ka na lang, magpinsan tayo, gano'n nga, di ba? Gagamitan niya yung, sabi nga, yung ganong taktika na magkamag-anak tayo, sa akin ka na lang. Ako yung punto ko. So, marami pong mga nangyayari dyan within 48 hours. Bukod pa man, sabihin natin, wala naman naging negative. Pero again, excitement, normal ba? Eh, parang, tayo minsan, dami natin gano'n, ha? Halimbawa, sa mall, sa SM, kung saan ma, meron kong gusto may sapatos, ang ganda. Di ba, sabi nga daw, iwasan mo yung impulse buying. Yung bibili ka ng ura-urada kasi na-excite ka lang. O sige, in-apply mo. Ibinaba mo doon yung sapatos, pag-isip na po yan within 2 days. Pag excited pa rin ako, gusto kong bilhin yan, talagang gusto ko siya. Pero marami yung times, makalipas ng kinabukasan, after 2 days, hindi ko na pala gusto. Okay na pala, hindi ko siya bilhin. Diba? So parang gano'n din sa atin.
Kaya nga, doon tayo again papasok within 2 days, dapat finifeed mo na information. Diba? Sabi niya, eh, apply pa, paano ba klaseng follow-up? Kasi ang alam ko lang, kukumustahin ko eh, na kung kailan siya mag-join. Ako kasi before, ganun ako eh. Kasi usapan namin, sige, bukas, sabi niya, sir, ganito, bukas, babalitaan kita. Kasi mangungutang ako sa pinsan ko agad, gusto ko talaga siya. So the following day, pag nag-usap kami, ang follow-up ko dati, o kumusta, nakautang ka na ba? Ngayon, pag sinabi niya, naku sir, wala daw pera eh. Discouraged na yung tao. Diba paano? Wala naman training eh. Hindi naman siya trained. So talagang pag nakatagap siya ng discouragement, akala niya yun na yun. O doon ka papasok. Sabi niya, oh, wala problema dyan. Okay lang yan. Normal yan. Kahit ako eh. Mag-share kayong testimony mo. Ako, totoo lang. Nag-join ako dito. Nahirapan din ako eh. Totoo lang. Hindi naman lahat nagpahiram sa akin. Wala rin akong pera. Nagsamula ako. So the point is, makapag-share ka ng testimony na. Malilift mo, uplift mo ulit yung mood niya, yung kanya excitement ulit. Yung mindset mo na yan, sabi mo, grabe, alam mo, nangyari dito, kwento ka naman ngayon. O yung nabalitaan ko kagabi, naglabas pala ng kotse si ganito, ganyan, ganyan. Alam mo ba, yung isang ano dito, yung janitor dati ngayon, mayaman, hindi ko napakita sa'yo, pare. I-send ko sa'yo, ito sa messenger, send ko sa'yo yung picture, yan yun, no? Kami na mindset mo na siya. Binabalik mo yung excitement sa kanya. Diba? Tapos ngayon, since na-form mo na siya, okay, may training tayo agad dyan, andun yung link sa baba, na-form mo na siya, na-check mo na, na ito yung needs niya, o parang huwag mong problemahin yan, okay lang yan, normal yan. At isipin mo, paano natin magagawa ng paraan kung makasali ka at kumita ka para yung tatay mo paggamot natin. Para yung asawa mo, pauwi mo na kung ano man ang pangailangan niya. Yun mo siya, doon mo siya kumbaga sa ano, lalapitan, sa ganung aspeto. Do you follow? No, kaya nga 48-hour rule, very, very crucial. Huwag mo hayaan lumipas, kasi minsan may ganito eh, napresentahan na anak ng tinapa. Hindi nag-mom, hindi kinausap. Pagka-presentation, umuwi na, sige, bye-bye, ganun lang. Ngayon sabi ko, wala nangyari sa invite mo, nasa na? Ay, apre, uuwi na raw, gabi na raw eh. Andun na. Ah, okay, so tapos, bukas follow up ko na lang. Eh, kinabukasan, nakalimutan na niya. Dahil irresponsible yung darling ko eh. Eh, makalimutan na, after 3 days, oh, ano nangyari? Ayaw nga pala, sige, follow up ko. Ano nang araw na? 5 araw na lumipas. Ano pina-follow up niya, wala na. Hindi nga siya kinakausap, hindi na siya nire-replyan. Ayan ang pag-uusapan ninyo. Diba, lumamig na yung tao. Diba? So, dapat within 48, actually, hindi nga 48, dapat 24 lang eh. Pero at least 48 partida. Meron ka pang, kumbaga, mahaba-habang oras yan, daming oras yan. 48 hours, so. So, ang point lang dyan, gawa mo lahat ng best mo para at least mabalik kami yung tao. Mapaliwanagan. Diba? Maliwanag sa utak niya yung mga discouragement, maayos yan, yung mga kalituhan sa utak niya. Kasi minsan, may mga tanong yan na hindi lang na maiisip. Sa oras ng presentation, after the presentation. Minsan maisip nila, pagka-uwi ng bahay, oo nga pala, hindi ko naitanong. Paano nga pala yung ganun? Minsan hindi mo magtatanong yan eh. Pag follow up mo, saka lang magsasabi, uy, may tanong nga pala ako. Di ba may nabanggit ng ganun? Ah, di ba? Doon na siya magtatanong. Pero kung hindi mo na-address yun, hindi mo na-nasagot yung tanong na yun, mag-linger o magtatanim sa utak na yun. Kasi eventually, may rason niya. Para hindi siya sumali, eh, huwag na nga lang kasi ganito, paano yung ganun? Di ba? So, ang akin lang, ako, isa sa mga style ko rin, approach ko, pag nag-follow up ako, hindi ako naghahabol sa pera eh. Magkano yung, may hawak ka na ba, magkano ako, hindi ganun eh. Ang pag-follow up ko, nag-set ako ng schedule. Actually, after the presentation, nag-set na agad ako ng schedule. Nang ano? Okay, ano yun? Schedule agad ng training. Okay? So, the following, bawa, na-presentahan ko ngayon, interesado ka, willing ka, oo. Sige, wala kang pan-join, o may pan-join ka, kung ano man, o sige, bukas, mag-meet ulit tayo, gantong oras, dito ulit, pwede ka ba? Okay sa'yo. O sige, bakit? Ano pong gagawin? Tuturuan na kita kung paano gawin yung negosyo. So, magbibigay na ako ng mga basic trainings niyan. Naliwanag, lalo na yung deepest reason, lalo yung deepest reason. Doon ko mo isababagsak agad yun. So, the point is, meron na kami reason para magkita the following day. Not necessarily text-text, tawag lang, chat lang, hindi ganun. Magkita talaga kami the following day. So, doon, makumbaga saan, matataniman ko na naman siya. Ngayon na yung punto ko. Mamamindset ko na naman siya, mabibigyan ko na naman siya ng mga ideas ulit, ma-excite ko na naman siya, mapaparealize ko na naman siya na kailangan niya gawin yung negosyo. Do you follow? So kaya nga, yung 48 hours na yan, hindi lang basta-basta mag-follow up ka, magtatanong ka kung may pera ka na, o ano pa man, ano. Doon pa lang, kumbaga, kahit hindi pa siya nag-join, pwede mo siyang presentahan ng training, o magsaka na agad ng training. Kasi ang point naman, mag-join naman eh. Gumagawa na ng paraan. Yung iba kasi ganito eh. Ang nangyayari, eh, apply na daw, gagawa daw siya ng paraan, babalik siya after 1 week. After 1 week, babalik? Anong assurance mo na babalik yan after 1 week? Meron mga bumabalik, yes, pero madalang. Mas mataas yung chance, sa 1 week, wala na. Goodbye na yun. Eh, itong downline ko, since bago, hindi na unawaan. Tuwanto, ay, grabe, apply 1 week daw, babalik siya, kukuha siya ng pera. Alam yan,
Aizen, power yan. Hindi, go. Diba? Kaya lang, mas maganda pabalikin mo bukas. Ha? Bakit na, pre? Wala pa siyang pera. Huwag natin problemahin yung pera. Eventually, darating yan. Ang point lang, kung talaga interesado at willing siya, bukas pabalikin mo. Ano nga, bin-apply? Bagsakan natin ng training. Bigyan mo na ng basic training na i-orient na natin kung anong gagawin, paano yung ganito, paano yung ganyan, ano yung, di ba? Magpapa-A tayo, magpapa-advise tayo. Pakausap natin dito sa office, kung kanino man distributor, sa apply natin, pakausap natin kung kanino. At least, parang punto dyan, kumbaga, maluto na siya. Yung belief system niya, tumaas. Okay, mas maging solid. Para yung chances na sumali siya. Kasi sa toho lang, kung walang pera, Diyos Mariwas, pagka gusto may paraan, alam mo naman, gasgas na yun. Talaga, pag gusto yun, gagawa ng paraan yan. I-download nga ako. Ang tawag dito, bata, 18 anos eh. Nakapag-produce siya 20 mil, pang pay-in. Biro mo yun. 18 anos, walang trabaho, sudyante. O, paano ginawa? Wala namang ipon. Ano mo ginawa? Nangutang sa mga tsahin-tsuhin kung kani-kanini, 3,000, 2,000, nabuo niya. 20 mil. Eh, gusto ng bata eh. Diba? Kung gusto may paraan. Kaya nga, kung problema niya pera, gagawa niya ng paraan. Plus, the fact na pag in-orient, kapag pinabalik mo yan for the training, binaliw natin, minindset ulit natin yan, in-excite natin yan, pinainit natin ang point yan, di ba? Mas lalo mataas yung chance na makakagawa siya ng paraan. Kasi yung 2 days na yan, yung 1 week na yan, na sa din gagawa ng paraan, yung urge niya eh, yung pagigigil niya na gumawa ng paraan, mangutang, alam yun, na-reject na siya. Ay, sige, lapit ako kay Tito naman, ay, wala rin. Kay ano naman, ay, wala rin. Tapos hindi na, hindi na magre-reply. Minsan follow up mo, ay, pasensya na. Wala eh, wala akong mahanapan eh. Kapag na ganun, ako minsan, pinapunta ko, hindi ko punta, kasi daw wala daw siya yung pan-join. Daming issue, daming sinasabi, minsan binibitawa ko na eh. Bakit? Doon pala nakakwalify ko na agad eh. Hindi siya yung tamang tao na hinahanap ko. Ngayon pala, ang dami niya na issue sa buhay. Ngayon pala, napakahina na ng loob. Tapos gagawin ko, paano pa magiging leader yan? So, diba? Kaya nga, doon pala sa 48 hours niya, mababasa mo natin yung tao, deserve ba talaga? Deserve ba talaga niya? Natutukan ko? Tayo kasi lalo sa mga bago, mindset nila, basta makapagpapiin, may bago kong pain, may day magpapiin, sa'yo mag-enjoy, masaya na sila dun eh. Kaya nga, ikaw tinuturo ko nga sa inyo ngayon, hindi kasi laging ganun. Kailangan rin, kumbaga, magkaroon ka rin ng pride. Diba? Tutulungan kita, tututukan kita eh. Iga-guide kita eh, tapos ganyan ka, personality mo, ganyan, mahina. Mahinang nila lang. Diba? So, paano ka pa makapag-lead ng malaking team? So, kung hindi ba siya mag-join, okay lang. Para sa akin, hindi niya pa time. Siguro after ilang months, ilang years, mag-mature siya, maging solid yung personality niya. Who knows? God knows. Diba? Mag-meet ulit kami, balikan ko siya. Ganun lang. Pero for now, wala. Harap ulit akong iba. Ganun lang. At least alam ko na. Hindi yung tulad ng iba before. Ako dati lang, umaasa ako. Babalik daw 1 week, 2 weeks, next month daw. Uuwi daw next month, agar probinsya, kukuha daw. Jesus, Mariose. Asa-asa ka naman ako, apply. May ganun ako dahil, naka-apply. Toon lang, apat yun, uuwi. Pumunta na probinsya, yung apat yun, ano daw, yung isa doon, ano na, magre-retire na sa ano, next month, nalabas yung ano, yung isa doon, dami, alam mo yun, puro pangako, di ba? Akin na lang, magkatotoo na lang, di ba? Doon tayo na rin sa malapit sa katotohanan, huwag mong loko yung sarili mo, di ba? So, yung 48 hours na yan, kapatid, very, very crucial yan. Crucial para doon sa'yo, para doon sa mag-pipiin, at even sa'yo, para maunawaan mo, ano ba dapat, alam ba, dapat pag-anak ko ba talaga ng oras to? Kasi ako tulad yan, pag sinabi ko ganito ha, presentahan ko, sabi niya, ah, sige sir, willing ako, mag-join ako. Good, sige, mas maganda. O ganito, bukas, meet tayo. Kasi since willing ka, pero sabi mo, wala kang pang-join. Opo sir, wala kang pang-join eh. Bukas, mag-meet ulit tayo, iti-training na kita. So since mag-join ka naman, edi may tasyo, turuan na kita. Ganun din naman, di ba? Kesa yung antay natin yung pera, saka kita tuturuan. Edi, sige, kung ano available time natin, edi magturuan na tayo. I-guide na kita. Alam mo, ito sagot ha. Naku sir, bukas, may ano ako, may lakad akong gano'n. Ah, gano'n ba? Sige. Bukas, kinasunod na araw, naku sir, maglalaba ako nun. So, isa ka, naku sir, ganyan nga. Sir, ano sir, magte-text na lang po ako sa'yo. Pero sir, willing talaga ako. O, sa mga gano'n, ano, aasa ka pa? simply mag-commit nga lang ng training, hindi niya magawa, pagyaman pa kaya. Naku, yung punto ko. May mga pagkakataon ng mga tsamba, mga swerte, na bigla, alam yun, yan lang, biglang bumalik. Sir, may pera na talaga ako, ito na mag-join na. Hindi, okay. Kaya lang yung mga ganun pagkakataon na puro dami ng rason, ngayon pa lang, puro rason na siya. Ang importante lang naman kasi huwag kang umasa eh. Kasi bakit? Pag umasa ka, tapos hindi magkatotoo, madi-discourage ka, masaktan ka. Mabuti kung ikaw ay Batman na, matotmanhid na.
pwede yun, walang problema. Sige, mangako ka, walang problema. Sige, ayos yan, go, fuck, balik ka, ayos yan, no? Eh, ganun eh, kung bumalik, di maganda. Kaya lang, sa mga bago, kung bago ka man, hindi ka pa Batman hit, hindi ka pa Batman, mati-discourage ka, masaktan ka. Hindi ma-racing, minsan kaya nagkakwit yung mga downlines. Bakit ba't nag-quit yun? Ano daw sabi? Eh kasi yun daw kanyang best friend, yung pinsan, yung invite niya. Puro laging sinasabi, sasali, di daw tumutuloy. O kasi nga, hindi pa siya ganun kasolid yung ano eh, yung belief system training. Yung training hindi pa ganun kalalim, foundation hindi pa ganun kalalim. Kaya nga, ang point nga, kaya nga tinuturo ko ngayon eh. Kung bago ka pa lang, tinuturo ko na agad sa'yo ngayon na at least ma-prepare ka. Doon pala i-qualify mo na. Balik ka bukas. May training tayo. Tuturuan na kita. I-meet. Papamit kita sa upline ko. Sa upline natin. Papamit kita. Papakusap kita kung doon. Pag ang dami niyang alibay, daming rason, ayaw lang na sabihin sa'yo diretsahan na ayaw niya sumali. Kasi nga minsan, yun ang ugali natin Pilipino, ayaw natin makasakit ng damdamin. Ibig na magsabi ka ng no, ang daming mga magpagsabihin na yes, sige, na-try ko, o diba, o sige, gusto ko po talaga yan, o gagawang ko lang ng paraan, baka pag-alibay lang, makaalis lang at makauwi. Nahuhay mo ba ko? Kaya nga, ikaw dapat maging matalas ka, and alam mo dapat ano yung mga signs, may mga signs yan eh. Within the 48 hours na yan, pina-follow up mo ha, may mga signs. Ano pa yung magandang pag-follow up within 48 hours? Yung may mga event. Uy, sir, tama-tama, bukas, balik ka dito, may event tayo dito. Merong awarding, merong ganito, kung ano ma, may sizzle, may mga sharing, may gano'n, di ba? Kasi sabi, sige, gagawa ko na para babalik ako. May gano'n ako dati, no? Alas sa isang event, alas 5, nandyan na. Grabe, alam mo yun, talagang decidido talaga siya. Meron ako naman dati na presentahan, no? Wala siya pa-join. Sa Romblon yun, sabi ko, sige, ganito na lang. Upo na tayo ngayon, i-training na kita. Eh, ano na kasi ako, dalaw lang ako sa Romblon, eh. So, kulangin tayo. Sige, upo na tayo, training na kita. O bukas balikan kita, gawa ka ng prospect list. Sabi ko, 500 ang pangalan. Anak, nanti na pa. Kinabukasan, 500 ang pangalan sa band paper. Oh. Grabing commitment. Na-imagine mo? Doon pa lang, alam mo na eh. Alam mo na. Kaya kumbaga, doon kumbaga ikaw, as a distributor, dapat nagka-qualify ka sa mga tao kung sino yung dapat talagang yung deserve ng time mo. Deserve ng commitment mo. Doon pa ina-assess mo na eh. Kaya huwag ka masaktan pagka hindi nag-pay-in sa'yo. Kasi alam mo na naman eh, hindi siya deserve ng time ko. Hindi siya deserve ng commitment ko, hindi siya deserve ng tulong ko. Kasi siya mismo, hindi siya willing magpatulong. Okay? So, ganun po ang 48-hour rule. So, sana po marami kayo natutunan. And please don't forget to subscribe and like and share itong video, lalo sa mga downlines niyo para makatulong po na maabot yung success niyo dito sa network marketing business. With that, salamat po na marami for your time. To God be the glory. Kumayo po kayo at magpakarami.